Magandang araw mga kababayan at kapwa ko OFW na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Welcome to my YouTube channel, Arnold TV. Kaya naman kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, share, like, and comment para updated ka sa mga video na aking i-upload. Bilang isang OFW, ay nais kong ibahagi sa inyo ang mga pamamaraan upang tayo ay magtagumpay sa ating buhay. Kaya naman samahan ninyo ako at panoorin ang video ito. Maraming Pilipino ang nag-a-abroad kasi iniisip nila na ang pagiging OFW ang solusyon sa kahirapan nila. Di ba kayo nagtataka na kahit maraming OFW ang kumikita ng malaki abroad, ay umuwi pa rin sila sa Pinas na mahirap? Although makikita mo sila na magaganda ang post sa Facebook at kung saan saan nagpupunta, karamihan sa kanila ay mahirap pa rin sa Pilipinas. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga reason kung bakit maraming OFW ang umuwi sa Pilipinas na mahirap pa rin. Una, mababa lang ang pasweldo. Maniwala man kayo o sa hindi, maraming OFW ang sumasweldo lamang ng 20 to 30,000 pesos per month at kung iisipin mo kung babawasan pa ito ng cost of living abroad like pagkain, rent at padala ay halos wala na natitira sa sweldo nila. Kaya naman hindi sila nakakapag-ipon ng pera. Ang kasabihan nga, you earn in dollar, you spend in dollar. Pangalawa, mahilig sila sa emotional shopping. Matatawag ko rin ito na retail therapy. Siyempre, karamihan ng mga OFW ay mag-isa lang abroad, kaya naman ang kalungkutan nila ay idinadaan lang nila sa pagbili ng mga bagay para sa kanilang sarili o dahil na rin sa stress sa trabaho. O kaya naman ay nagpapapackage sila ng mga gamit papuntang Pilipinas para sa kanilang magulang, asawa at anak dahil para sa ilang OFW, ito ang nagiging suhol para palagi silang maalala ng kanilang mga kamag-anak. Pangatlo, wala silang financial plan. Marami ang nag-aakala na panghabang buhay ang pagiging OFW, kaya naman todo-todo sila kung gumastos. Why not kasi malaki naman ang sweldo? Pero ang hindi napapansin ng karamihan ay lumilipas ang panahon at tumatanda tayo. Kaya once na nagkasakit at di na kaya magtrabaho abroad, tapos wala pang ipon o kaya wala pang isang source ng income, then game over. Kaya sabi ng iba na nakausap ko, ay YOLO daw pero para sa akin, ito ay enjoy now, suffer later. Pang-apat, todo kong magpadala ng pera. Although ito naman talaga ang main reason kung bakit tayo nag-abroad para makapagpadala ng pera sa Pilipinas, maraming OFW ang sobra kong magpadala ng pera dahil na rin sa tayong mga Pinoy ay likas na maawain at konting drama lang ay bibigay na kagad tayo at dadagdagan na natin ang ating padala, tuloy wala tayong ipon. Sabi nga ng mga nakausap ko, okay lang kahit walang makain abroad, basta masaya ang pamilya sa Pilipinas. Ang panglima, maraming utang. Dahil uso na ang credit card, maraming OFW ang mahilig mag-swipe-swipe para mabili ang mga bagay na gusto nila. O kaya naman ay naglo-loan sila pambili ng bagong sasakyan o luxury bag, kaya naman karamihan ay nababaon sa utang. Pang-anim ay nag-iisang breadwinner. Kung napanood niyo ang video ko tungkol sa toxic na financial habits ng mga Pinoy, nasabi ko yung kung sino ang malaking sweldo, then siya ang taya. Sa mga di pa nakakapanood dito, ay iiwan ko yung link sa baba ng video ito. Ganito kasi ang madalas na problema sa mga Pinoy. Kapag nakapag-abroad na, lahat ay gustong iasa sa kanila. Kahit di naman nila ito responsibilidad. Nandiyan yung pagpapagawa ng bahay, pagbabayad ng mga bills, pagpapaaral sa pamangkin o kapatid, kaya naman ang kawawang OFW ay di nakakapag-ipon. Pangpito, isa lang ang source of income.
Tulad ng sinabi ko, hindi panghabang buhay ang pagiging OFW. Dapat maliban sa sweldo natin abroad, ay may iba pang paraan pa tayong alam para kumita ng pera. Pwede kang kumuha ng part-time job mo tulad ng pagiging freelancer o kaya naman magsimula ka ng isang business. Kahit ano pa yan, ang importante ay talagang dapat kumita ka ng extra. Panoorin niyo ang video ko tungkol sa passive income ideas dahil lahat ng ideas sa video na ito ay pwedeng-pwede para sa mga OFW. Ayan ang mga reason kung bakit maraming OFW ang mahirap pa rin. At para sa akin, ang pagiging successful na OFW ay wala naman sa laki o liit ng sweldo, kundi kung paano ka nagtatabi ng pera at kung paano mo ito imamanage. Hanggang dito na lamang mga kabayan. Salamat sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo sa aking team video. Kaya naman, asahan ko na magkita-kita tayo muli sa mga susunod ko pang mga video.